Dahil lumipas ang 3 linggo bago nila nalamang Delta variant pala ang tumama sa 2 nagka-COVID, may panawagan ng alkalde. Nangangamba si Mayor Moreno na baka kumalat na ang Delta variant sa panahong yun. But be that as it may, moving forward again. The next thing that we are asking, I hope when genome sequencing is being done, it should be done quickly. Ang sinasabi niya, dapat daw sana mas mabilis yung genome sequencing na yan. Alam mo, hindi naman sa pag-aano, no? Alam naman natin na medyo problema talaga yan. Kasi hindi naman talaga tayo handa. Hindi tayo kasing high-tech ba ibang bansa. Bilang mayor, ang sanang inaaksyonan mo ay ito. Yan ang hindi ko maintindihan. Alam mo na nga may Delta variant. O sa'yo na nang galing na nangangamba tayo na merong Delta variant. Pero bakit ganito ang ospital ninyo sa Maynila? Paki-explain. Isko Moreno, kaya tuloy ang tanong ng sambayan ng taga Maynila. Nasaan ka ba? Nire-report ba ito sa'yo ng mga tauhan mo? Huwag mong sabihin good problem na naman yan. Ang nagkamali dyan si Coco, hindi si Pacquiao. Pacquiao does not know anything. Alam mo, di ba, ito nga yung lagi natin sinasabi ng mga nakaraang araw. Sa totoo lang, paulit-ulit ko naman sinasabi na ito si Pacquiao. Ang basa ko kay Pacquiao, basa ko lang ito. Maayos naman yung intention niya. Ang problema ko, hindi siya maalam, hindi siya marunong. At the same time, madilis siyang maniwala dun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam mo naman, sa mga sumusulsul sa kanya mga taga-PDP, yan si Coco, tsaka si Rod Monsaya, wala sa hulog. Parang ito sinasabi ni Pangulong Duterte. Si Pacquiao walang alam. Ang presidente ng isang partido, eh dapat ini-elect, hindi yan ina-appoint, hindi yan pwedeng acting president, dapat i-elect yan ng mga kasamahan. Eh ang nangyari, kaya daw nagkagulo, sabi ni Pangulong Duterte, siguro yun na rin ang kwento ni Cusi sa kanila, maraming nainis siguro noong bigla nilang ipinasok si Pacquiao. Hindi naman original si Pacquiao, hindi naman talaga PDP yan, lumaban yan ng iba ang partido, tapos nung nanalo, abay bigla nyo na lang ginawa, sana nga kung sinama lang eh. Yun, eh so sobrang sagasa na sa mga totoong PDP. May sagot na po si Senador Manny Pacquiao. Ang sabi niya, hindi politika kundi ang pagpasok ng Delta variant sa Pilipinas ang dapat daw pagtuunan ng pansin ngayon. Iba talaga, oo. Ito ang nangyari, di ba? Nung weekend, sa nagsalita si Pangulong Duterte about yung sa issue nila Pacquiao at nila Coco. Ang problema kasi dito kay Pacquiao, wala siyang alam. At ang problema naman dito kay Coco Pimentel, parang mali-mali ang diskarte. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Which is true, bakit to? Dahil sa ginawa niyang appointment ng pagiging presidente ni Pacquiao. Diba? Na acting president without any election. Ngayon naman, sumagot naman si Pacquiao pagkatapos magpulong ng PDP. At ang sagot ni Pacquiao, dapat daw yung Delta variant ang inasikaso. Eh bakit ikaw na andyan nagbo-boxing? Anong trip mo ikaw ang boss? Ganon? Bago ka umalis, puro politika inasikaso mo. Binatikos mo si Pangulong Duterte ang kanyang administrasyon. Napaka-unfair yan sa buong departamento ni Pangulong Duterte. At bago ka umalis, binanata mo pa yung mga ibang department without any proof presented. Tapos nung binatikos ka at tinanggal lang ka ng posisyon dahil hindi ka naman dapat talaga maging pangulo ng PDP, sasabihin mo, dapat ayusin yung Delta variant. Yun ang pagtuunan ng pansin. Sino ba nagsimula? Ikaw, di ba? The mere fact na meron na sa atin dito, maghanda tayo ng maayos. Maganda tayo ng maayos kasi pag nagka-third surge tayo na pareho ng Indonesia o Malaysia, Thailand, grabe ito. Para sa akin, dapat... Parang there's something new sa sinabi niya, no? Pag tayo nagkaroon ng third surge ng ano, grabe ito. Grabe ito mangyayari sa atin tulad sa Indonesia at saka sa India. Yun na ho ba yun? May bago ho ba? I mean, meron ho bang kadisco-discover? Ito naman GMA, ba't kailangan ibalita yan? May bago ba dyan? Is there something new sa sinabi niya? Meron ba dapat tayong i-take doon na hindi ba natin ginagawa? Bakit kailangan nyo pa ibalita ito? Sana unahan natin ito eh. Abay, matagal na. Kaya nga tayo nagbabakuna eh. Binilisan natin yung bakuna, inuna nga natin yung mga senior. Kahit may cases na, dapat unahan natin ng pagbabakuna. Jimmy, newsworthy ba yun? Totoo, common sense na lang ho yun. Hindi na kailangan igawing news. Baka naman masarap ang merienda. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Ay nako, kung yan din ang balita, hindi na lang mauna. Dahil matagal na yan.
Ininspeksyon ni Pangulong Duterte, bagong terminal ng Clark International Airport sa Pampanga. Ito raw ang kauna-unahang contactless at silent airport sa bansa na handa nang mag-operate oras na makapasa sa testing at clearance Galing. Ng International Civil Aviation Authority. Kaya nitong tumanggap ng hanggang 8 million na pasahero. Kaya alam mo, sabi ko sa inyo, ang Pilipinong magsasabing ayaw nila ng tuloy-tuloy na pagbabago, ayaw nilang tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa, tanga na lang talaga. It's either one, tanga siya. Bakit? Andun lang siya sa kubol niya, hindi lumalabas kaya hindi niya alam na may pagbabago. Pangalawa, wala silang pakinabang sa gobyerno. Hindi sila makapagpasok ng projects o di kaya hindi sila mabigyan ng pwesto. Yan lang naman yung mga bitter eh. Pero yung totoong mamamayang ka, simpleng mamamayang ka, imposibleng hindi mo makita yung pagbabago. Kahit saan ka lumingon, meron. As in kahit saan ka lumingon. Whether Metro Manila ka, o sa South ka, o sa North ka, o sa Visayas ka, o sa Mindanao ka, makikita mo lahat ng ginagawa. Umabot na sa Quirino Avenue sa Maynila ang pila ng mga magpapabakuna sa San Andres Sports Complex kaninang umaga. May dala ng upuan dahil inaasahan na ang ilang oras na pagpila. Ang 56 anyos na si Domandan, 4 na oras na tiyaga. Sorry ha, huwag kayo magagalit pero naaawa talaga ako sa mga taga-Maynila. Bakit kayo namamalimos ng bakuna? Marami akong kakilalang nabakunahan na. Marami akong kakilalang dalawa na ang bakuna. At pag tinatanong ko, kamusta ba sa inyo? Ang sinasabi talaga nila, Sir, ayos ang bakuna sa amin. Hindi ko maintindihan pag sa Maynila, talagang bakit ganun? Sana kung maraming city ang palpak, ibig sabihin talagang maraming palpak. Ibig sabihin mali ang distribution na ginagawa ng national government. Pero hindi eh. Maynila lang talaga eh, na madalas kong naririnig. Si Jocelyn sa pila na nag-almusal. Ito, tingnan mo yung halimbawa yan. No? Si Jocelyn, kumakain na. Ito, tanong ko. Hashtag Yorme Palpak. Yung mga mayayaman dyan sa Maynila, ganyan din pumipila? Hindi, pakisagot lang ako. Sana hindi ha. Sana mali ho yung nasa isip ko na yung mga mayayaman sa Maynila ay prioridad. Kasi so far, pag tumitingin ka sa pila, parang alam na this. Di na sila napigilan. Hindi na rin nila nasunod ang physical distancing. Ayan o, simple lang yung sinasabi ng mga tao. Hindi ko maintindihan eh. Simple lang ang sinasabi ng mga tao. Bakit hindi nyo bilangin? Wala namang problema kung gusto nyo walk-in para sigurado kayong, di ba ang problema nila sa walk-in para sigurado daw na pumunta ang tao? O eh bakit naandun na yung mga tao? Bakit di na kayo magbilang? Alam mo kung bakit? Kasi yung mayor ninyo, ha, dyan sa Maynila, sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang naman. Parang busy. Hindi ko alam kung saan busy. Busy ba sa TikTok? Busy ba kung paano mag-isip ng strategy? Kung paano babanatan si Mayor Sara? Dahil number one si Mayor Sara? Baka naman busy yung kagagawa ng mga vlog-vlog. O baka naman busy yung nakikipag-meeting kay Lenny Robredo? Yun totoo. Mayor Isko, asan ka? Tapos, ito matindi. Napakalakas ng apog mo, Isko Moreno, na batikusin ang Dabao, na maayos ang bakunahan sa Dabao. Ang kapal ang mukha mo. Yung totoo, ang kapal na mukha mo na batikusin yung ibang mayor na kesyo umiikot-ikot. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam naman natin kung sino umiikot na yun, si Mayor Sara yun. Sa Dabao, eh, ang ayos-ayos ng bakunahan. Tapos yun pa ang babanata ninyo? Ay, kapal lang ninyo, ha? Bakit saan ba sa tingin ninyo si Yorme? Saan ba siya busy? Hindi ko kasi, ay! Dito pala. Ito naman pala si Yorme, oh. Di nyo naman ako in-inform. O, tambalang Isko Moreno at Chris Aquino sa eleksyon. Una ko tong nakita, akala ko, kasi di ba may mga kwento-kwento na gagawa ng pelikula si Isko Moreno, di ba? Ewan ko kung totoo yun, ha? Eh, may mga naririnig ako, pero di, sabi ko, baka naman di totoo yun. E, tos nung nakita ko itong tambalang Isko at Chris Aquino, akala ko talaga nung una, pelikula ito. Sabi ko, grabe naman. Gagawa lang ng pelikula, pareho pang Laos. Kaya lang, nung nakita ko, ay, hindi pala pelikula, election pala sa 2020. Ano ba ito? Nagjo-joke ba ito? Sino kaya ang nagpalutang nitong istorya na to? Kasi feeling ko kasi pinalutang ito eh, para tingnan ko ano magiging reaction ng tao eh, di ba? Binatikos to eh, sa social media, binanahatan to ng todo-todo. Alam nyo kung bakit? Ano daw itong tambalan na ito? Crisis daw. Bakit crisis? Chris and Isko, crisis. Itong tambalan daw ito, tambalang crisis ito. Pagka nanalo ito, siguradong puro crisis ang buong Pilipinas.
Ito yung tinatawag nating maganda na sana, pero palpak. Maganda na sana na sige, okay, walang problema kung gusto mong tumutulong-tulong nga. Gusto mong magkaroon ng papel sa bayan natin. Oh, tulong ka, tulong. Okay na yan eh. Ayos na yan. Wala namang masamang tumulong, okay? We appreciate that. Ang problema ay ito. Pagkatapos mong tumulong, babanat ka sa ibang tao. Tingin ko kasi napaka-insensitive natin. Napaka-insensitive natin sa pinagdadaanan na kahirapan ng mga kababayan natin. Kung sa gitna ng pandemic, ang naisip natin yung umikot para sa 2022 elections. Kung ganito yung ginagawa ng staff namin, tapos ako umiikot para sa politika, anong klaseng leader ako? Itaas ka, Lenny Robredo! Ikaw na ang tumutulong at yung iba kung ano-ano lang ginagawa. Diba? Yan yung nakakainis. Tutulong ka na lang. Iaangat mo pa yung sarili mo tapos ibababa mo yung ibang tao na keso ano eh. Napaka-insensitive nila. Ako, yung ako tumutulong ako eh. Ha? Pero yung iba nag-iikot. Malinis, malawak at maaliwalas. Ganito ang itsura ng Manila Bay dahil sa ginagawang rehabilitasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Kaya naman, ngayong pansamantalang binuksan ito sa publiko, marami ang dumayo sa bay. Isipin mo yan, no? Kayong mga dilawang tae tsaka mga kaliwa, huwag na huwag kayong pupunta dito. Pag ako nakakita ng mga dilawan no, dito, mga kaliwa, talagang lulunurin ko sa Dolomite. Kasi ang kapal ng mukha ninyo pagkatas yung punapunahin tapos magpipicture selfie kayo dito. Subukan nyo lang. Amoy ng hangin dito ay amoy dagat na talaga. Oy, galing. Yan yung importante dyan, yung amoy. Aanuhin mo yung itsura kung mabaho, di ba? Totoo naman eh. Oh, dito daw sa beach na ito, hindi lang maganda, pero amoy dagat na. Oh, palakpakan. Sana dire-diretso na. Baka naman pwedeng tuloy-tuloy na at saka wag naman 5 minutes. Baka mamaya naglalakad pa lang sila 5 minutes sa kapaglakad na silang papunta doon. Tapos, oh, labas na, alis na kayo, 5 minutes na. Naman ganun. Di alintana ng mga pumila sa labas ng San Andres Sports Complex ang malakas na buhos ng ulan kanina. Ang mga magpapabakuna... Nakita niyo yon? Dahil sa walk-in ni Isko. Yan. Kita niyo yan? Alam niyo ba na hindi biro ang lepto? Walang biro, killer ho yung lepto. Kaya hindi niyo dapat binibiro yan, ha? Tapos hahayaan mo yung mga kababayan mo dahil sa lintik na walk-in na yan. Nakakatuwa ba yan? Ilang oras yan, ha? Ilang oras yan na ganyan sila. Tapos meron sa dulo, to the rescue pa si Isko. Rescue pa yung dating na yun? So hinayaan nyo muna magaganyan para pagdating ni Isko, bidang-bida siya? Alam mo na umuulan nung gabi. Kaya nga bumaha dahil umuulan ng buong gabi. Alam mo na yun. Sana nagpadala ka na ng tao dyan at sinabi mo wag nang pipila ngayon. Ang dami mong pwedeng gawin para hindi mapahamak ng ganyan. Tapos asabihin nyo, to the rescue pa? Si Isko, wow naman, parang awa nyo naman. Grabe yan, no? Lubog yung buong paa mo niyan. Kahit ano sapatos mo niyan, paglabas niyan, ako po. Pasada alas 12 na nang papasukin ng mga basang sisiu na magpapabakuna para makasilong. Oh, anong oras daw? Madaling araw silang pumila. Alas 12 na nung pinapasok sila. Tingnan mo kung gaano kabilis ah. Ang bilis! Sa totoo lang, nung alam nyo nang nakababad, umaga pa lang, pwede nyo naman papasukin dyan, no? Mga animal kayo. Ang laki-laki niya nung mga punyeta kayo. Pwede nyo papasukin dyan eh. Bakit nyo pinag-abang sa labas? Ano trip nyo? Sana kung walang lugar eh. Meron eh. Tapos alas 12 nyo papapasukin. Pagkatas yung pinapila buong umaga. Alam mo yun, naintindihan ko. Sige, yung mga ibang araw, talagang paninindigan mo yung lintik na walk-in na yan. Pero this time, kawawa yung mga kababayan natin. Tapos alas 12 na sila papasok. Aluwag naman pala ng loob. Bakit nyo pinag-antay sa labas? Kunwari lang, may 1.5 kang tuturukan ngayon. Yang 1.5 na yan, kakasya dyan, ang laki-laki sa loob, oh. Ang laki-laki, papasok yan dyan ng 1.5. Papasukin nyo na, tapos yung tapos na ng 1.5, pauwiin nyo na para hindi na nakababad yung mga paa nila. Stadium yan! Tapos biglang, ano, darating si Yorme. Bida-bida. Si Vice President Lenny Robredo, bagamat wala pang desisyong tumakbong pangulo, aminadong merong preliminary talks na nagaganap sa iba pang posibleng kandidato. Hirap na hirap sila, no? Hirap na hirap sila na magbuo ng magkakasundo. Sa tingin ko talaga, dahil lahat sila ambisyoso at ambisyosa, hindi sila magkakasundo-sundo. Si Pacquiao, isa pang ambisyoso yon. Etong si Isko, napaka-ambisyoso. O si Lenny Robredo, isa pang ambisyoso yan. Sa tingin nyo magkakasundo-sundo yan, oh. Eh, eto nga sila Soto tsaka si Ping Lacson, eh. Talagang umiwalay na, eh. Ambisyoso din, eh. Nabanggit niya na kung tumakbo man daw si Duterte na Vice President. Kung halimbawa tumakbo siya, manalo siya. Ang wish ko lang sa kanya, sana hindi niya pagdaanan yung pinagdaanan ko.
Madam, hindi niya po pagdadaanan yung pinagdaanan niyo dahil unang-una matalino po ang aming Pangulo. Okay? Siya tanga. Pangalawa, aside from matalino po siya, si Pangulong Duterte po ay may diskarte. Magalingong dumiskarte ho yan. Pagdating sa bagay-bagay, sinusunod yan ng tao. Pangatlo, hindi po siya mema na tulad ninyo na may masabi lang o kaya eh, mema epa lang. Kung hindi niya trabaho, hindi niya gagawin. Hindi ho ganyan ang presidente namin. Ang presidente namin, alam ang batas. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Corruption must stop. Now, alam niyo kung bakit pinalalabas to ngayon? Kasi may nilabas ang pag-aaral ng Ateneo na keso hindi daw naman natupad yung ganyan-ganyan. Ang problema ho kasi, sa totoo lang, ang dami-daming nasibak. Even the mga kaibigan ni Pangulong Duterte, eh hindi naman ho kasi binabalita ng media. Alam niyo ito, gusto ninyong malaman kung ilan na nasisibak ni Pangulong Duterte, mag-follow po kayo kay Commissioner Greco Bellica. Araw-araw naglalabas ho sila ng pangalan. Kung merong mga nasibak, meron namang nakalaya sa... Ito, tingnan mo kung gaano sila kagago ha, gumawa ng news ha. Kung merong nasibak, meron daw nakalaya. Sandali. Sandali. In fairness to these two, remember itong dalawa na ito, nakulong to panahon ni Pinoy. And nakausap ko to personal ha. Tinanong ko sa kanila kung ano yung kaso nila at kung papaano. Lahat, talagang binusisa ako. Ang tanong nga nila noon eh, ang dami, bakit kaming dalawa lang? Kasi nga, unang pagpasok pa lang ni Pinoy, binanatan na nila. Kanino ako maniniwala? Kay Pinoy o dito sa dalawa? Hindi ako naniniwala sa pareho. Saan ako naniniwala? Sa husgadong nagsabi sa kanilang hindi totoo. Gets ninyo? Sabi ko ito talaga si Isko Moreno. Talagang it's either Mar Rojas Apprentice ito o Mar Rojas 2.0 ito, ha? Bakit ko naman sinasabing parang si Mar Rojas? Si Mar Rojas, pag nagsalita, magaling. Magaling din ang magsalita si Mar Rojas, ha? In fairness sa kanya. Kaya lang, maepal, sablay, masyado yung style trapo, style bulok. Pero ang tanong, paano naman ang diskarte? Oh, ayan, oh. Kaya nababansagan siyang Mar Rojas eh. Kita mo nga naman, oh, bakit? May cameraman sa tabi. Alam nyo kung sino yung naalala ko dito? Walang biro ito ha. Sobrang naalala ko yung style ni Mar Rojas na press na politiko ang dating. Maganda ang tabas ng dila. Akala mo malapit sa tao. Tipong pati traffic pinakikialaman. Mr. Palengke yan nun eh. O, diba? Talagang masang-masa. Ganyan din ang ginagawa ngayon kay Isko. Ito naman, laging basurero naman siya.